Diamond pa kaya sa kawain. Ano ba yung pinatungan? Lamesang bato yan. Marker. Oh. Ito mga katits, actual digging. Test dig. In 1 meter. Kung makikita mo itong bato na to, ito ay square type. Yan, square type siya. At tinabas dito sa gilid na to. Kung kanto. At dito square type sa dulo na to. So, isa yan sa mga marker. At itong lamesang bato na tinutungan. May papunta dyan. Ito ay na-detect na kanina. Ito pa. Coordinate marker ng square type na yon. Yun. Tsaka ito. Ito ay Japanese bamboo tree. Magmasdan nyo ng mabuti ang itsura ng Japanese bamboo tree. Dahil baka hindi pa kayo nakakita kung anong klase ng puno ng Japanese bamboo tree. So, maliliit lang ang kanyang puno ng katawan. Halos mga 1 inch in diameter lang siya at hindi siya lumalaki ng mga 2 inch in diameter. Dito lang to sa area na to, merong Japanese bamboo tree. At sa ibang area dito sa lugar na to ay wala na. So ito ay isa ring marker. So dito ay test dig tayo kung may makikita tayong significant marker sa ilalim ng tinatawag na giveaway deposit. Dito na ay put. Wala pa din sa bato na yun. So makikita nyo ang actual test dig ng ating mga actor. Yung mga starring. Mahirap ng busog. Tunawin mo yung tunawin mo yung sinampalukang native na manok, bro. Buko, nagpansa. Bubunsol ka ng buko. Huwag ka kasing magnanakaw ng buko. Oh my gulay. Yun, may isa doon yung mama. Ginagamit yung kanyang AKS locator kung may ituturo pa ba doon. Ito ay ang salusoy ng sapa dito. Na dating ginagamit. Butas. Diyan ang butas yan. Yan, yung ano ni ano. Yan, sentro. So, hinahanap natin dito yung marker na dating balon ng hapon. Na dito sila nag-iigib ng tubig yung mga hapon. Kasabayan, nandiyan ka din. Nung Japanese Imperial Army pa ang nandito. So, ating i-discover, i-recover yung balon na yun. At sa aming analysis at detection, ayun ay may giveaway deposit. Yan, diyan nga yan, dahil itong salusoy ng tubig na ito, yung passageway na yan, diyan. Diyan na bagsak. Yata, pagka ho nakuha yung ano, ilalim. Bato na ilalim mo. Ilalim yun yan, katulad yung tubig yun. Nandun yung pinaka-simento, silalim. Yung tabihan, saka yung ilalim, simento. Maaaring aabante ka pa dito banda. Dito banda. So sa area na to ng ano, tapat mismo ng ano na to. Dito nabagsak yung tubig na yan eh. Gusto nyo maramdaman at matestingan ng pagiging treasure hunter ha. Sige. Hukay dong!
na. Yan, inaabot mo na yung ano, inaabot mo na yung yan, yan ang dati. Yan. Yan ang dati. Dapat pa pala. Hindi, dito mo ilagay kare. Para hindi mo yung na ano. Dito ko pa abutin ito mo. Para hindi pumunta ng pumunta dyan. Ito, ito na yung bato na yan. Dito na dito kasi yun. Resistensya nito. Hindi pa napapagod. Napambawas yan eh. Napambawas. Napambawas pa. Yan, pag may pangarap, maghukay. Huwag mag-aral. Tinuturo ng kanyang locator itong area ng ginagalawan. Bilog ba? Bilog? Hindi yung bilog na eh. Mukha niya eh. So ito yata yung lumang balon. Maaaring abante pa yan dito. Di sa area na to. Ha? Ano to? Bato na. Bato na? Oh, nilalabas nga. Saka yung bato na yun eh, nalaglag lang dyan. Saka yun ang takip. Takip to din. Knapi-knapi. Ano yung sumbaring tao? Mabigat yan. Boy. Kumain ako. Hindi. Sambareta para may angat. Ayun ho. Okay. Tayo yung cameraman. Paano na, pa? Ano, binanata na. Malaki. Kailangan ko kaya, kailangan ko lang kailangan. Ito? Ando to? Ah, angat yan. Hindi, para umangat. Kasi natulak eh. Ano, yan. Diyan mo ikaw lang, tol. Yung ano mo. Kapit mo, Loy. Kapit mo ba? Dala nga, dala. Okay, hey, kapit mo. Yan. Yan. Ako, kakala mo ako ba? Okay, hindi tayo mo na. Palitit mo pala. Para paan ka, paangat. So, ngayon ay makakakita kayo ng actual test gig. At ang hinahanap namin dito ay ang lumang balon na ang lalim ay hanggang tuhod lamang at doon daw Sakit. Sakit nga siya. Sakit
Ayun yata. Ayun sa lansan mo yung malaki. Up. Pwede lang ah. So, lipat tayo ng pwesto. Yan, kitang-kita yung mga artista natin. Hindi ka kadamay. Ayun, no? Sa ambatang treasure hunter. Pet Malu. Tatag niyo daw sa bata at mapasanin niya. Ako lang ay pala. Kung napapansin nyo sa aming ginagawang test dig ay wala kaming ginagawang mga ritual o pamahiin o may mga padugupang sinasabi. Kapagkat iyan ay talagang kusang makukuha, ako talagang sadyang meron. Kahit hindi ka maglagay ng mga tinatawag na padugo. So, ang hinahanap lamang natin dito ay yung lumang balon na dating ginamit ng mga Japanese Imperial Army sa kanilang inumin na iniigiban nila. Kanilang inumin. Okay, so stop ko muna at kailangan ako na bumuhat ng bato. Oh, hindi nyo na makikita kung paano pagbuhat dahil ako ang cameraman. Yes. Ayan mga ka-TH, nakikita nyo na. Sinakop ng lahat ni Brother Aladdin. Dinitek na, hinukay pa. Okay. Dahil sa sinampalukang manok. At sa buho, napasarap. Malaman natin kung totoo yung mga pinagkakagawa natin, diba? Nakita niyo yung batang yan, paglaki niyan. Ayan ang susunod na henerasyon ng mga ano, TH. Oo nga, no? Ayun! Nadali na po, mga ka-TH. Ang hinahanap. At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng libreng buko. Tapasan mo na yan. Ginay natin kong simento. Ginay naman yung pinuk lang. Ano ka po ko, Rulan? Pinuk. Pinuk sa yan. Hukay na yan. Ano yun, kahoy? Kahoy. Troso? Laglag lang yan. Ayun eh, nung bumara na dyan. Muhon. Muhon na kahoy. Ayun, may pako. Pakong di uno. Oh, ang lakas talaga. Ayan ang mga nagagawa ng sinampalukong manok ni Brad Kiel. Mamaya magpapalakas pa tayo magkakatay si nanay ng baka. Baka na. Baka dilata. Baka din dilata na. Ilang baka gusto mo? At pag ano na kita, pag bubukos na kita. Baka. Tanggalin mo yung bato dun sa ilalim. Ano yun? May bato dyan. Masahin. Hindi natanggal? Hindi. Bukod yan. Botol, bo. Lampas mo tutoy dito yung bato. Yung buhang nakikita niyo parang bato niyang langisa. Yan yung maliit na tutoy ng manggo. Tagal na yun, hindi na pagagamit ang tubig eh. Kasi nabanlitan mo. Ito yung ginawa namin office fan. Yan ay yung rep-rep niya. Ano ka lang, Paul? Ang ganda din ang ano.
Matuhod. Matuhod lang. Ayan, hanggang dyan na yan. Gatuhod lang. Ayan. Oh, sabi ko na yun yun eh. Ang gatuhod na yun eh. Yun yung balon kasi nandun yung tubig kanina eh. Pero dito nag-detect siya dito. Baka may i-divert ng konti. Eh lalim ng balon ang tinuturo. Ayun na yung ano na yan, yung butas. Yan o, yung kapinano na ni Kamil doon. Ay, dyan nadaan ang ano? Mm-hmm. Yung butas eh. Yung pataas na yun. Pero yung batong yun, dyan matanda yun. Matanda yun ah. Mga ka-tech, mamaya i-update namin kayo. Okay, mga ka-tech, itong update natin. Ito yung huling nakuha na sa ilalim nitong parang mga semento na ito. Diyan, sa dating lumang balon ng hapon. So, ito ay yung tinatawag na anti-detector kapag ka mga yung GPR ang gagamitin nyo at yung mga metal detector na tumutunog ay hindi nyo mapapatunog kapag ka merong ganito. So dahil alas 5 na, kailangan naman na namin mag-pack up. At kawawa naman itong aming financier. Bumaba na sa ilalim. Wala na yata itong pampasahod sa amin. Ayan. So ito ay actual. Tingnan natin ha, bro ha. Eh ano mo? Dito lang. Dito ito. Lalagyan natin dito ng ginto sa ilalim. Do bro. Dito. Patok mo dito bro. Dito. Pakita natin. Ito ay sing-sing na gold. Didetect natin dito. Dito na o, sa ilalim. Dito ba? So, nakikita nyo, yun yung anti-detector na sinasabi. Hindi natunog. O, hindi na siya natunog. Hindi na kinakaya. Pero pinpointer yan. Di ano mo yung sing-sing, ilabas mo. So pagka inilabas natin yung sing-sing patong sa dito sa ibabaw. Oh, malayo pa lang natunog na. So yan talaga ito yung tinatawag na anti-detector. Para sa mga metal detector na tumutunog. So makakapag-penetrate lang ng ganitong mga klaseng backfill ay yung Japanese wand. At saka yung ating locator na homemade, saka yung aurameter. Napipenetrate din siya nung ano, nung AKS. Naharangan na ako siya, no? So, nakita niyo yung actual na testing. Para lumakas. Na ito ay hindi talaga nadidetect yung nasa ilalim nito kapag lalo kung makapal ito. Hindi talaga madidetect ng metal detector. Tignan mo yung Japanese one, ang lakas. So, mga ka-TH, ayan ay isang sample lang sa inyo ng Japanese treasure seal bago dumating dun sa items. Ito yung makikita nyo para hindi ma-detect ng anti-detector, ay ng metal detector. Ano? So, ito ay ang final test. Bago kami mag-uwian, si inabot na ng gabi. Baba mo doon para kailangan ito. Ayan o. So pumapalo eh, umitim na yung ano, umitim na yung paligid dahil sa anti-detector ng nakukuha dyan sa ilalim ng simento. So yun, nakikita nyo, kayang i-penetrate ng Japanese wand yung object kahit pa mayroong anti-detector. Kung nakikita niyo yung galaw nung ating Japanese wand ay parang
Nagwawalang ano? Walang hiya. Antena. Ayan. Ayan ah. Ang gamit. Congratulations, marunong na kayong gumamit ng Japanese wand. Pwede na akong humiwalay sa inyo. Bullshit. Bala mo. Takot sila humiwalay ako eh. Iiwanan ko kayo Japanese wand na yan. Pamana ko sa inyo. So pack up muna kami ngayon to be continue bukas para malaman natin kung talagang iyan ay majajakpata na. Alam mo lang uwi yan.